War versus CPA. So part 2 lang ho ito nung ating pinag-uusapan. At ito po ay para ho sa mga CPA na katulad ko. Okay? Mahal ko ho kayo, kaya ko ine-explain to. So may mga kliyente po kayo na may problem. Kung may problem yung kliyente, isolve ho ninyo ayon sa batas. Huwag ho ninyong isolve using misstatement. Sinabi na ho ng ating commissioner na meron siyang aggressive and fearless enforcement. Ang ibig niyang sabihin ay aggressive and fearless war against CPA. So, isa sa mga problema ng CPA ay yung paggamit ng misstatement. Very important po sa pag-uusap natin nito na meron ho kayong kopya ng revenue memorandum order. At ang revenue memorandum order natin ay binigay po ng ating kaibigan, si Iljen. So, ito po yung kanyang website. Pwede nyo hong puntahan. Competent po yung humawak ng tax cases at tax bookkeeping. Puntahan nyo lang po. So, isingit ko lang ho ito. Ako ho ay tumatanggap ng mga franchisee at ang franchise ko fee is 50,000. Ang potential income nyo is 40,000 per client. Ayan. Pwede ho ninyong kontakin itong number na ito. So, ang mga CPA ay mayroon hong obligation. Ang tawag dito ay statutory. Ibig sabihin, created by law yung kanilang obligation. If it is created by law, wala ho kayong pwedeng gawin kung hindi i-comply. Yan. So, paano, ano yung hindi pinagagawa? Ibig sabihin, gawin mo. Yun ang ibig sabihin. Pag not to do, huwag mo nang gawin at gawin mo yung kabaliktaran, yung to do. So, ang sabi dito, ang CPA, ito po, ay nagkaroon ng crime. At ang crime niya is essential misstatement of facts. Sa kaisipan ng BIR, ano ba sir ang sinasabi ng BIR na essential misstatement of facts? Papaliwanag ko sa inyo at kayong mga CPA, kayo ho ay pwedeng kasuhan because maliwanag sa batas kung kayo ho ay tumulong para hindi makakolekta ng tamang buwis ang BIR o naging accomplish, gumawa kayo ng financial statement na fake dahil gawa sa fake receipt at saka fake accounting entries, fake financial statement yan, magkakaroon ho tayo ng run after fake financial statement na lecture. So, at kayo yung dahilan, who causes commission of such offense, may crime. Ano yung crime? Liwanagin mo, sir, sabing ganun. Ano-ano ba yung crime? Para hindi namin magawa, sabing ganun. Tulungan mo kami, ano yung crime? Okay. Again, i-download ho ninyo at kung wala kayong kopya, pwede ko ho kayong bigyan ng RMO pala. Yan, ito, RMO. 15-95. Libre ho, wala akong problema. I-email nyo lang po ako. Bibigyan ko kayo ng kopya mula kay Iljen. Okay. So, nakasulat ho rito sa rule na ito. Ayan. Isa sa mga indication ng fraud is concealment of asset. Anong ibig sabihin nun kinukonsil yung asset? Yan. Pag sinabing kinunsil yung asset, nakapangalan sa corporation yung asset. Paano malalamang nakapangalan sa corporation? E di merong titulo yung lupa. O, saan makikita yung titulo ng lupa? Sa Registry of Deeds. Saan makikita yung titulo ng lupa? Sa Land Registration Authority. Saan makikita yung titulo ng lupa? Sa Department of Environment and Natural Resources. Sa Bureau of Land and Management, sa local government, katulad ng Quezon City, Manila, Makati,
andyan dyan nakarehistro yung lupa. Siyempre, wala naman taong may-ari ng lupa na aayaw na irehistro yung lupa sa kanya unless mga politiko yan. Nagbibiro lang po! So ngayon, nakarehistro sa pangalan mo yung lupa at alam ng CPA na nakarehistro. O di may nakakaalam na yung CPA. Tapos yung CPA pumayag na hindi ilagay sa asset. Kasi yung balance sheet, may asset na nakasulat dun eh. So yung asset na nakasulat dun, dapat nandoon yung mga lupa, naka-identify yung amount ng lupa. Hindi lang naka-identify yung amount ng lupa doon sa balance sheet mo under the asset account, kailangan din naka-reflect doon yon sa disclosure o notes to financial statement. Isa sa mahuhuli yan. Alam ninyo, kung may lalapit sa inyo na miyembro ng PICAB, Philippine Contractors Accreditation Board, mag-ingat kayo. Kasi, naglabas na nga ako ng video eh. Di ba? Yung mga cellphone ninyo, hindi na secret. Yung mga cellphone number. Kasi, yung telecommunication company ay pwede nang ibigay sa BIR yung mga telephone number nyo. So, alam na kung saan yung telephone number nyo, yung address nyo, madali kayong matutuntun. Lalong-lalo na yung mga YouTuber. Ibig ko lang sabihin, kayong may mga assets, madali rin kayong matutuntun. Yun nga, private company, mga telecommunication company, nakukuha yung confidential information. Eh, lalo na yung lupa. Hindi naman confidential yan because yung BIR tsaka Registry of Deeds, eh, parehong gobyerno yun, nagsishare ng information. Yung BIR at saka yung local government unit, Quezon City Hall, Makati City Hall, Manila City Hall, eh parehong government agencies yan. Magse-share ng data yan. So, hindi totoo na nakunsil mo yung asset mo. Ibig sabihin, sa'yo kinunsil mo, pero sa government, hindi mo pa siya nakukunsil. Kasi meron silang sharing of data. So, delikado yan. Okay? Karamihan, eh sinasabi ko na, nasa PICAB. Mag-ingat ka, CPA. Alalahanin mo na mahal ka ng asawa mo, mahal ka ng mga anak mo, mahal ka ng mga magulang mo. Tapos isirain mo sa halagang 10,000 piso. Lalo-lalo na, i-discuss natin sa susunod na video natin. May mga sasabi dyan sa mga YouTube, sa mga Facebook community, na mga pangalan ay related sa BIR, etc. Mga ganyan. Oy, ako, pwede mo akong gamitin CPA signing partner. Sira ulo ka pag pinagawa mo yan. Inilalagay mo ang sarili mo ng 10 years imprisonment. Ekit, sinabi ko na nga sa inyo, may war against CPA na eh. Mag-ingat kayo. Isa pa sa pag-aaralan natin ay ito. Okay. Kung may involvement in illegal activity, ayan, nakikita naman, maliwanag na maliwanag dito. Involvement sa illegal activity. Failure to disclose all facts. Understate and unsubstantiated unexplained wealth. Didiscuss ko po yan. Didiscuss ko yan isa-isa. Pipilitin ko everyday makarelease ako ng 3. O baka gusto nyong mag-donate. O gusto nyo akong tulungan, bilhin nyo yung mga templates ko. Okay? Ipagkalat nyo sa ibang tao na nagbebenta ako ng templates para hindi na ako hawak ng kliyente. Tutulungan ko na lang kayo na makakomply tayo sa batas. Yan ang importante. Isa pa sa mga ituturo ko sa inyo, ito. Kaya yung may mga open cases, kung nakikinig ho kayo, kung may open cases ho kayo, pwede ho kayong kasuhan ng tax evasion. Example ho ito ng fraudulent act. Alin? Failure to file income tax return. Ang tawag ho dyan ay open cases. So, yung may mga open cases, hahabulin ho kayo. Singit lang ho yan. Singit lang. So, ibig kong sabihin, yung misstatement, okay, o omission, yan. Ito po, isa sa mga misstatement yan. Hindi mo dineclare yung
income, number one. Yung expense, number two. Yung asset, number three. Yung liability, number four. Maliwanag ho yan. Fraudulent acts ho yan. E sino hahabulin? Sinabi ko na, yung CPA. Because yung CPA ang naging cause noong crime, commission of crime. Kasi hindi magiging crime yan kung yung CPA hindi pumayag. Nakikita niyo nyo? Kung hindi pumayag yung CPA, walang crime. So, naisave natin yung taxpayer. Naisave natin yung pamilya ng taxpayer. Naisave natin yung mga empleyado ng taxpayer. Kung hindi ka lang pumayag CPA. Diba? Kasi ang hindi pagpayag ay pagmamahal sa mga taxpayer. So, i-discuss ho natin yan. Papakita ko lang ho sa inyo. Kung wala pa ho kayong kopya ng RMO 15-95, tulungan ko ho kayo, isa-isahin ho natin ito para maintindihan ho ninyo ano magiging epekto ng hindi pagsunod sa batas. Ayan. At ako, very important ito. Kung meron ho kayong kamag-anak, kaibigan, kaklase, kabarilan, at kakautotang dila, okay? Ito po ang last day ho nito is June. Ayan, June 23, 2023. Anong ibig sabihin niyan, sir? Simple lang. Yung pong may mga lupain na namatay na yung mga magulang nila na nagmamay-ari o yung mga pangalan. Ayan, oh. Grabe. Yung mga may-ari ng lupa na namatay na yung may-ari ng lupa, so ipamamana yan sa anak. Bago ipamana yan sa anak, eh kailangan magbayad ng estate tax. Ang dami niyan sa probinsya, nakikita ko sa YouTube. Eh bakit mo ibibenta yung property? Kasi namatay na yung tatay at nanay ko, walo kaming magkakapatid, eh gusto na naming pagpartihin. Ubus na yan, sir. Ubus na. Bakit? Hindi ka nagbayad ng estate tax. Ang laki ng estate tax. Eh ngayon, meron hong tax amnesty. 6% lang babayad mo. Imaginin mo kung ang property mo is 1 million, 60,000 lang yun. 60,000! Eh kung hindi ka magta-tax amnesty hanggang June 2023, ilang buwan na lang mula ngayon, wala na yan, sir. Sa penalty, interest, surcharge, kasuhan ka pa ng tax evasion ng BIR. So, aggressive and fearless enforcement, ang sabi ng BIR Commissioner, mag-iingat kayo mga accountants at lalong-lalo na yung mga beneficiary o tagapagmana ng mga lupain, lalong-lalo na sa probinsya, sir. At saka baka may kaibigan kayo sa abroad na yung mga property nila ay hindi naaasikaso sa Pilipinas. Tulungan natin. Kontakin nyo lang ako, ayan ang number ko. Paikot-ikot. At huwag nyo kalimutan, bumili ng ating mga PDF files, templates, at libro. So mga ka-taxpayer kumahan, peace and happiness be with you for life. See you in my next video.